Tamanta na lang pong itawag niya sa akin. Hindi ko na lamang po sasabihin ang eksaktong lugar. Pero dito po ito sa parteng Visayas. Yung kwentong gusto kong ibahagi sa channel mo ay naisalaysay lang sa akin ng tiyahin ko na kapatid ni Mama na si Tita Chona. Hindi kasi sila magkakasamang lumaki, kaya hindi nila masyadong alam ang karanasan ng bawat isa. Bale panganay si Tita Chona, at dahil kinagiliwan siya ng tiyahin nila na nasa probinsya, ay doon siya pinatira para doon na makapag-aral. Kahit nasa syudad kasi si Mama, ay medyo may kahirapan din dati ang kanilang pamumuhay. At kahit pabata si Tita, ay pumayag na lamang siya. Nang unang gabi raw ni Tita Chona sa bahay ng tiyahin niya, ay medyo nanibago ito. Parang palagi raw kasing may nagmamasid sa kanya. Kahit na wala namang ibang tao. Gawa lang kasi sa kawayan ang bahay. Kaya pakiramdam niya ay mayroong nakasilip sa kanya palagi. Sa kadahilanang yan ay nagkaroon ng takot sa gabi si Tita Chona. Pero hindi yun nagtagal. Dahil dahan-dahang nawala ang takot niya nang makilala niya si Gab. Bandang alas 5 daw ng hapon yun. Umigib si Tita ng tubig sa may balon na may kalayuan sa bahay ng kanyang tiyahin. Habang sinisidlan niya ng tubig ang dala niyang balde, ay may isang batang lalaki na kasing edad lamang niya ang lumapit sa kanya. Doon ay tinanong niya ito kung saan galing ang bata, at ang sabi ng bata ay napadaan lamang daw siya. Napatagal ang pag-uusap nilang dalawa at hindi na namalaya ni Tita na sumasabay na pala sa kanya sa paglakad pa uwi ang batang lalaki. At pagdating ni Tita Chona sa bahay ng tiyahin niya, ay tinanong siya nito kung sino ang kausap niya. Pero nang sabihin niya kung sino yon, ay pinagalitan siya ng kanyang tiyahin. Ang sabi niya ay wag na wag daw lalapit ang aking tita sa batang kumausap sa kanya. Lalo pa at hindi niya kilala ang ibang tao sa kanilang lugar. Nang tanungin niya kung bakit, ay pinagalitan lang ulit siya ng husto ng tiyahin niya. At kinagabihan noon, tapos na silang kumain at siya ang inatasan na maghugas ng pinggan pagkatapos nilang kumain. Yun nga po, at naghugas ng pinggan si Tita. Ang tiyahin naman niya ay nahiga na habang nakikinig ng drama sa radyo. Habang nagsasabon ng pinggan, nakarinig ng mahinang huni ng tiktik si Tita Chona. Inakala niya nasa drama lamang yun na pinakikinggan ng kanyang tiyahin, kung kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang paghuhugas at mas lalo pa niyang pinilisan. Papatapos na sana siya nang biglang tumigil ang pagtiktik. Subalit napaigtad si Tita Chona nang may sumitsit sa kanya. Tiningnan niyang maigi kung saan ang gagaling yon, at sa tulong ng liwanag na nagmumula sa ilaw ay naaninag niya ang isang bata na nakaupo sa ilalim ng kanilang bahay, malapit sa kung saan siya nakatayo. Noon ay tinawag siya nito at nakilala niya agad ang boses. Si Gab. Dali-daling tinapos ni Tita Chona ang kanyang paghuhugas at saka yung muko para sumilip sa siwang ng sahig na kawayan. Doon ay tiningnan niya si Gab na nakatingala pa rin sa kanya. Uy, halika, maglaro tayo. Yaya ng bata kay Tita Chona. Umiling lang si Tita. Pagkatapos ay sinabing ayaw niya.
dahil baka magalit ang kanyang tiya kapag bumaba pa siya ng bahay. Nang sabihin yun ni tita, ay bigla siyang napatayo mula sa pagkakayoko. Tinawag kasi siya ng kanyang tiya, kung kaya mabilis siyang tumungo sa kung saan ito nakahiga. At pagkalapit niya sa kanyang tiyahin, ay kagad siya nitong sinabihan na siguraduhin na sarado ang bintana dahil may narinig daw ito na tik-tik. Noong una ay hindi naintindihan ni tita ang pinagsasabi ng kanyang tiyahin. Pero nang sabihin niya na may aswang na malapit, ay agad ding gumalaw si tita para isarado agad ang mga bintana. Noon ay napaisip na raw si tita kung ano nga ba talaga ang aswang at kung bakit pinagalitan siya ng kanyang tiyahin nang sinabi niya na may batang kumaibigan sa kanya. Nagsimulang mag-aral si tita sa elementary na nasa kabilang baryo nila. Medyo may kalayuan lang. Pero dahil gusto talaga niya na makapag-aral, kung kaya tiniis niya yun. May nakakasabay naman siya minsan, kung kaya hindi siya natatakot. Hanggang sa isang hapon, habang mag-isang naglalakad, ay nagulat siya nang may biglang tumawag sa kanya. Nagpalingalinga siya, pero hindi niya makita kung sino yon. Sa pagpapatuloy niya sa kanyang paglalakad, ay muli siyang tinawag. At napangiti na lamang siya nang tumingala siya sa itaas ng punong mangga. Ang tumatawag pala sa kanya ay walang iba kundi si Gab. Mabilis na tumalon pababa ang bata at saka binigyan siya nito ng mangga. Sabay silang naglakad pauwi. Pero ang pinagtataka lang ni Tita Chona noon ay kung bakit daw tinititigan sila ng mga tao sa kanilang dinaraanan. Bago pa makarating si Tita Chona sa bahay ng tiyahin niya, ay nagpaalam na si Gab. Yayayain pa sana siya ni Tita na magmeryenda. Pero tumanggi ito dahil baka pagalitan daw siya. Noong makapasok na si Tita Chona sa bahay ng tiyahin niya, ay kagad niyang ibinigay ang hawak-hawak nitong mangga. Nang tanungin siya ng tiya niya kung saan galing yon, sinabi niyang bigay sa kanya yon ng kanyang kaibigan. Nagtaka pa ang tiya ni Tita Chona dahil kabago-bago raw niya sa paaralan nila ay may kaibigan na siya agad. Ikinuwento ni tita ang tungkol kay Gab sa kanyang tiyahin. Pero ang sabi niya kay tita ay mag-ingat lang sa mga kinakaibigan niya. Dahil ayon daw sa mga kwento sa baryo nila, ang lola raw ni Gab ay isang aswang. Sa sinabing yun ng tiya niya, ay kinilabutan daw si Tita Chona. Sa isip niya, kaya pala parang galit ang tiya niya nang malamang kinaibigan niya yung bata. Yun pala ang rason. Naghapunan silang dalawa at imbis na kainin ng mangga ay tinapon yun ng tiya ni Tita Chona. Napagod noon si Tita Chona kung kaya nagpaalam siya sa kanyang tiyahin na kinabukasan na lamang niya huhugasan ang mga plato na pinagkainan nila. Nakahiga na silang dalawa noon habang nakikinig ng radyo. Nang bigla raw silang makaamoy na parang mula sa dumi ng manok. Napakabaho raw noon, kaya napatakip sila ng kanilang ilong. Mga ilang sandali raw ay nakarinig sila ng mahihinang dikdik na parang ibinubulong lang sa kanilang dingding. Dali-daling tumayo ang tiyahin ni tita at saka kinuha
ang nakasabit na buntot ng pagi at saka iwinasiwas para magkaroon ng tunog. Habang iwinawasiwas ng tiya niya sa may hangin, ay napatinging muli si Tita Chona sa siwang ng kanilang sahig. At doon nakita niya na nakasilip sa kanila ang kanyang kaibigan. Sasabihin na sana ni Tita yon sa kanyang tiyahin. Pero agad na tumakbo ang bata papalabas sa ilalim ng kanilang bahay. Doon palang nawala ang amoy at saka ang mahinang huni ng tiktik. Kinabukasan ay nakasabay ni Tita Chona ang batang sigab. Matatakot sana siya, pero nanaig pa rin ang curiosidad niya. Tinanong niya ito kung bakit palagi siyang pumapasok sa ilalim ng bahay nila at nakasilip sa kanya. Subalit hindi sumagot ang bata. Malungkot itong nagsabi kay Tita Chona na magpapaalam na raw ito dahil aalis na sila ng lola niya sa lugar na yun. Hindi alam ni Tita ang dahilan, pero parang nakaramdam din siya ng lungkot. Pero dahil nga bata, mabilis niyang naibaling sa ibang bagay ang kanyang atensyon. Dumaan ang mga buwan at taon. Naging dalaga na si Tita. Hanggang high school lang ang kanyang natapos. Dahil hanggang doon lang ang kaya ng kanyang tiyahin. Wala siyang nagawa kundi ang bumalik sa poder ng kanyang mga magulang at sinikap na pag-arali ng sarili. Tuluyan ang nakalimutan ni Tita Chona ang kanyang batang kaibigan na sigab. Hanggang sa isang dapit hapon noon, papauwi pa lamang si Tita galing sa paaralan na pinapasukan niya nang bigla siyang makarinig ng boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Nang lingunin ni Tita ay wala naman daw siyang nakikita, kung kaya nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Maya-maya pa ay may naaninag daw si Tita na imahe mula sa gilid ng kanyang mata. Kinabahan daw siya ng mga sandaling yun, kaya mas binilisan niya ang kanyang paglalakad. Subalit, mas mabilis daw ang lalaki kaysa sa kanya, kaya naabutan siya nito. At sa hindi malamang dahilan ay gumaan daw ang loob ni Tita doon sa lalaki. Sumabay ito sa kanya sa paglakad at nagkukwentuhan daw silang dalawa. At pagdating sa tapat ng bahay nila ay agad daw na nagpaalam ang lalaki sa kanya. Simula raw noon ay napaisip siya kung sino ang lalaki, dahil parang kilalang kilala raw niya yun. Habang nasa kwarto si Tita Chona ay ramdam na ramdam niya na napakalinsangan ng panahon. Binuksan niya ang bintana, pero bigla siyang napaatras nang makarinig siya ng mga huni ng tiktik. Mabilis daw yun at napakahina raw ng tunog nito. Maya-maya pa ay nakarinig si Tita na mayroong tumatawag sa pangalan niya. May pag-aalinlangan man ay muli siyang lumapit sa may bintana at saka dumungaw doon. Laking gulat niya nang makita ang isang lalaki na nakalambitin sa sanga ng isang puno at nakatiwarik ito. Sisigaw na sana si Tita Chona, pero nanuyo raw ang kanyang lalamunan dahil sa sobrang kaba. Nagsitayuan na rin ang mga balahibo niya
sa buong katawan habang nakatitig doon sa lalaki. Sinubukan niya na gumalaw pero hindi niya ito magawa. Nawala lamang ng bahagya ang kanyang kaba nang magsalita ang lalaki. "Ano ka ba, Jonah? Sigap to." Halos hindi makapaniwala si tita sa kanyang narinig. Biglang nanariwa sa kanya ang mga alaala kung paano sila unang nagtagpo. Ganoon pa man, may takot pa rin na nasa loob ni Tita Jonah ng mga sandaling yun. Kaya pautal niyang tinanong ang lalaki kung ano ang ginagawa niya doon sa nasabing puno. At ang sabi nito sa kanya ay binibisita raw siya nito. Magpapatuloy pa sana sila sa pag-uusap. Pero biglang kumatok si Lola sa kanyang kwarto at tinanong siya kung sino raw ang kinakausap niya. Pero nagdahilan na lamang si Tita Chona na nagme-memorize ito ng kanilang aralin sa paaralan. Noong mapaniwala niya si Lola, ay muli niyang nilingon ang lalaki. Subalit wala na ito doon. Kinabukasan, nagkwento si Lola kina Tita na nakarinig daw siya ng may hinang huni ng mga diktik. Palatandaan daw na may aswang na nasa paligid. Doon ay mas humigpit ang paniniwala ni Tita na sigab nga ang lalaking yun dahil usap-usapan na aswang yung lola niya doon sa kanilang probinsya. Simula raw noon ay palagi nang nakasunod ang lalaki kay Tita. Gusto nga raw ipakilala dati ni Tita Chona yung lalaking yun. Pero mailap ito sa ibang tao at sa kanya lang ito nakikipag-usap. At kapag may ibang tao raw ay agad na umaalis yung lalaki at babalik na lang kapag mag-isa na si Tita. Tapos tuwing gabi naman ay kadalasang huni ng tiktik na lamang ang kanyang naririnig sa paligid. Natakot na rin itong pagbuksan ni Tita dahil ayon sa kanyang ina ay mapanganib raw ang mga aswang lalo na tuwing sasapit ang gabi. Sa ngayon ay may asawa na at mga anak si Tita Chona. Naikwento niya ang lahat kina Lola at halos hindi sila makapaniwala dahil maging sila ay nakakarinig ng huni ng tiktik tuwing gabi. Nasa pag-aakala pa nga daw nila noon ay mayroong buntis sa paligid. Yun pala ay bumibisita lang palagi kay Tita ang kanyang kaibigang aswang. Siya nga po pala, ang sabi ni Tita, ang huling pagkikita daw nila nung lalaking yun ay noong nanganak siya sa kanyang panganay. Nakabukas daw kasi ang bintana noon dahil sa paniniwala ng mga matatanda na mapapadali ang panganganak kapag kaganon. Nagulat na lamang siya nang bigla niyang nakita ang lalaking yun na nakamasid sa kanya at sa kanyang anak. Nanlilisik ang mga mata nito at panay raw ang pagdila niya sa kanyang bibig na noon ay basang-basa na. Simula raw noon ay hindi na niya nakita pa ang aswang at hindi na rin niya naririnig ang huni ng tiktik. Wala na rin siyang balita sa dati niyang kaibigan. Hanggang sa muli,
para sa mga kakaibang kwento ng kaalaman, hiwaga at misteryo.